balitang balita sa radyong sira. Mahigit 135 na barko ng Chinese Maritime Militia ang tumambad sa Philippine Coast Guard na nakatambay at mistulang ginawang paradahan ang One Philippine Reef nitong Sabado, December 2, na mataan ng PCG ang mga barko ng China nang magpatrolya ang BRP Sindangan at BRP Cabra sa lugar. Pasok sa Philippine Area of Responsibility ang One Philippine Reef na nasa 175 nautical miles west ng Batarasa, Palawan. Siyam na beses na nagsagawa ng radio challenge ang PCG, pero walang naging tugon ang mga barko ng China. Akala ba namin nag-meeting na sila? Akala namin sa ikpit ng kamayan nila okay na? Akala namin sa tinagal-tagal ng meeting baki na? Utragis bobo chichang lang pala. Di ba nakipag-usap na rin si Tito Bongbong sa kanila? Tito Bongbong, huwag ka makikipag-usap sa China. Once na nakipag-usap ka sa China, pro-China ka. Ang galing ng logic, di ba? Ngayon, ano sa tingin nyo ang magandang gawin dito? Habang maaga pa, mag-desisyon na kayo. Dalawa lang ang pagpipilian nyo. Makikipaglaban tayo o makikipagbati tayo? Kapag nakipaglaban tayo, ang tanong, tutulong ba yung Amerika? May kakameeting lang nila, nandiyan na naman yung China. Pag nakipaglaban tayo, sino magbe-benefit? Yung Amerika o yung China? Red, white, blue, pili na. Pag nakipagbati tayo, uulitin nila. Next year, uulitin nila. Next year uli, uulitin nila. Wala tayong mapagpilian, ninang ina. Pag nakipaglaban ka sa China, malamang hindi sila favor. Pag nakipagbati ka sa China, lumalabas, hindi rin sila favor. Pag nakipag-usap ka sa China, may translator. Hindi mo tuloy alam kung binibenta ka ng translator. Pag nakipagkaibigan tayo, ayaw nyo. Pag nakipaglaban tayo, ayaw nyo. Ano ba talaga gusto nyo? Kung batuhan lang ng siopo, papalaga mo. Ang laban sa buhay, pangil sa pangil, kailangan dibdib mo malakas. Kung lahat tayo matatakot, sino pang lalabas? Meron na nga tayong problema sa loob, meron pa tayong problema sa labas. Paano natin re-resolbahan yung labas kung yung mismong loob hindi natin malutas? Kung papasok yung ICC, imbestigahan nyo rin sila. Milyon ang tinodas nila. Milyon ang nangulila dahil sa kanila. Ilang milyon din ang nawalan ng trabaho dahil sa kanila. Biruin nyo, ilang dekada na namamayagpag pa rin sila. Ilang dekada na nang bibiktima pa rin sila. Ilang dekada nang lumuluha ang mga magulang dahil sa kanila. Kaya po, tragis, hindi ko maintindihan kung bakit pinapaboran nyo pa rin sila. Palibasa kasi hindi kayo nabiktima ng mga to. Wala siguro sa pamilya nyo ang nabiktima ng mga to. Kaya ganyan kayo magsalita kasi hindi nyo naranasan mabiktima ng mga to. Hindi nyo siguro alam kung bakit ako nakikipaglaban sa mga to. Dahil dalawa sa pamilya ko ang nabiktima ng mga hayop na to. Kaya kung papaboran nyo to, tabla-tabla tayo. Sa panahon pa lang ni Apo Lakay, pinahirapan na tayo ng mga to. Hanggang ngayon ba naman magpapaalipin pa rin tayo? Biruin mo, pinaunlakan na natin ang pistok, sila pa yung nagdemand sa inyo. Gusto pa nilang ipalibing si Joma dito. Ben, wala naman daw ceasefire eh. Yun na nga masakit, walang ceasefire, baka mo? Eh di sino magsasakripisyo yung mga nasa bundok na tao? At sino yung magpapakasasa sa pistok? Eh di yung mga rebelding namumuno. Eh paano na lang yung mga magulang na nangulila? Kaya ayoko nga ng pistok, may angal ka? Channel ko to, tanga. O dasing ko kaya yung anak mo, makikipagpistok ka? Kung kailang na deto si Joma? Mindset ba? Ben, hindi na yata inaprobahan. Eh, kahit na. Wala pa rin akong tiwala sa kanila. 1978 pa yung pistok, hanggang ngayon pistok pa. Ito, tatandaan mo. Sa pandaigdigan lipunan ngayon, walang bansa ang immune sa terorismo. At walang bansang epektibong harapin ang terorismo ng mag-isa. Katulad na nangyari sa Marawi, tayo rin ay nakakaranas ng mga salot, karasan ng mga kaliwa, at marahas na grupong ekstremist. Ang mga banta na ito ay nagre-resulta sa patuloy na salungatan at pag-aalsa, kung saan ang ilang mga bansa ay sumasailalim sa mga proseso at transitional na post-conflict. Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga grupo sa loob ng rehiyon ay nagdudulot ng mas matinding hamon dahil madaling mapapabagsak ang isang bansa. Ang mga grupong ito ay biyasa sa pagsasamantala ng mga bansa na may mahinang kakayahan sa kontra-terorismo. Masakit pakinggan, pero yan ang totoo. Kaya bakit mo papaboran tong mga to? Pakinggan mo tong siraulo na to. Kung paano yinurakan, siniraan yung pinsan mo. Si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang anak. Pareho lamang sila na pumapatay na mga mamamahayag, pumapatay na mga kritikal na mga Pilipino. Ayaw nila na magpalaganap ng katotohanan. Puro kasinungalingan lamang ang nais nilang mamayani sa ating bansa. O ayan,
Hindi ka naman siguro bingi para hindi mo marinig to. Maliwanag na paninira to. Kaya mo kayang paimbestigahan to? Kasi paano mo ipagtatanggol yung nasasakupan mo kung ultimo pinsan mo hindi mo kayang ipagtanggol sa mga to? Sa sobrang bait ng Pangulo, hindi niya nakakayang ipagtanggol yung sarili niya, miski ikaw hindi mo siya kayang ipagtanggol? Eh yung mga Martinians, ang gagaling magsalita pero yung Pangulo hindi kayang ipagtanggol. Sino na lang magtatanggol sa Pangulo? Yung batang kyapong si Tanggol. Ben, ba't binabanatan mo si Speaker? Eh, pinagkakatiwalaan ng Pangulo yan. Tanga! Eh, bakit binabanatan nila si Ate Sara? Hindi ba pinagkakatiwalaan ng Pangulo yan? Kaya ikaw, Boljak, huwag kang sobrang bait, ha? Lahat ng sobra, masama. Pwede kang sumuporta sa Congress pero huwag kang himutsita. Yung tipong kahit dilawan sa NPA, papaboran mo na. Saka huwag kang masisilaw sa pera. Tandaan mo, wala sa ating Christmas, kaya walang caroling, ha? Kaya tandaan mo, Boljak, may dalawang kamay ka, kaya kaya mong kumuha ng palakol at kaya mong mag-isang ipukpuk yun. Maiintindihan mo rin yung sinabi ko, Boljak, pagdating ng panahon. Medyo na-delay lang sa utak mo, pero parating na yun. We stand on the shoulders of those that have gone before us. Men and women who have dedicated their lives to serve the House of Representatives. Men and women who carry with them the trust, the confidence, and the dreams of those that elected them. And upon these dreams and upon these trusts builds the very integrity of the House of Representatives. Ayos si Speaker, oh. Sa marami mo kaya gawin yan? Kaya mo kayang gawin din yan? Sanda mo kayong fans, oh. Daming fans, ah. Sakater ba yung camera, oh. Marohas na marohas, ah. Sa lakas ng frontin, tinalo ang Katnil. Mas patok pa sila sa manok ng Racing Kings ng Nashville. Sa sobrang sweet nyo sa Congress, para kaming na Fool's Day noong April. Kayo ang may kasalanan kung bakit nagkalabuan yung Katnil. Tayo, mga mambabatas, ang tumatay yung mga boses ng mga mamamayan. Edi wow. Maging anumang distrito, rayon, sektor ka man na napapabilang. Utragis na yan. Ano daw ulit? Pakiulit nga. Tayo, mga mambabatas, ang tumatay yung mga boses ng mga mamamayan. Ah, ganon? Ulul! Utragis na ubo to. Tandaan nyo, ha? Siya daw yung tumatay yung boses ng mga mamamayan. Kung totoo yung pinagngangak-ngak mo, bosesan mo nga yan. Total, pinagyayabang mo, boses ka ng mamamayan. E di bosesan mo yan. Kung totoo talaga yung sinasabi mo, bosesan mo yan. O puro boses ka na lang. Tandaan mo, magkaiba yung puro boses lang sa ginagalawan. Total, dinamay mo na yung mga mamamayan. E di patunayan mo yung mga pinagsasabi mo dyan. Madali lang bumoses. Ang tanong kung kayang galawan. Kasi kung puro boses lang gagawin mo dyan, mag-vlog ka na lang. Ibig sabihin sa isang salita, madali lang magsalita. Mahirap nga lang magsalita. Eh yung 56 million unliquidated funds mo, nabosesan mo na ba to? Kung hindi pa, abay, bosesan mo. Kasi pera yan ng tao, yan dapat talagang binobosesan mo. Pagka nagkalintigan talaga, ikaw na siguro yung pinakamahal na boses sa buong mundo. Merong isang speaker na pida-pida, kasama pa si Tulfo sa may Farmer's Plaza. Ayaw kong magpasika, ang daming kamera. Tinimas ang itlog, nagtakal ng bigas, sabay po sa kamera. Speaker! Sa mga politika na tuboleyalitin, yan. Magandang araw mga kabatis natin at welcome sa isang namang live stream. Mga kabatis natin, hindi ko na naman alam kung saan talaga patungo yung ginagawa ni Raffy Tulfo, no? Dito sa Committee on Labor
Employment and Human Resource Development. Ito kasi mga kapatis natin, yung topic nila, Timely Enforcement of Judicial Decisions in Labor Disputes by Senator Tulfo. Alam niyo yung nangyari na dito sa usapan dito mga kapatis natin. No? Ang nangyari na sa usapan dito, puro private interest na lang. Private interest na lang ang namamayagpag. Sayang oras, sayang pera ng mga kapatis natin. Pag titignan mo yung usapan nila, it's not anymore inclined towards creating a law. It's inclined towards doon sa lawyer na nagbubuhay daw ng patay, doon sa ginagawa ng DMCI, doon sa kung sino ba ang tunay na abogado ng mga manggagawa. It's not productive anymore. Alam niyo mga kabatas natin, okay lang naman na mag-usap-usap tungkol sa mga bagay na ganito. Ang punto ko lang talaga, I hope it's productive. Because after all, what you are using here are taxpayers' money. Yung kuryente. Sabi nila, hindi, kasi extension, parang ginagabi nga sila dyan eh. Oras naman ng mga senador yan eh. Gusto nilang gamitin yan sa ganyan eh. Eh paano yung oras ng mga resource persons? Paano yung oras ng mga empleyado na nandiyan nakikinig? Paano yung kuryente? Paano yung aircon? Paano yung internet? Hindi na iniisip kasi ng mga tool fanatics yun eh. Tignan nyo kung saan na napunta mga kabatas natin ha. Tignan nyo kung saan na napunta. Bukod sa treasurer, kanina pa po, dapat sa maybe doon sa treasurer po namin. Siya po ay member. Treasurer lang? Siya po ay member of the board. Also. So isa lang. Ilang ba ang members of the board? Yeah. Tignan nyo, parang dito pa lang, no? Although you didn't get the whole context yet. Pinanood ko ito kanina. Itong si Raffy Tulfo kasi, gusto niyang hanapan ng butas itong DMCI. Which successfully, hindi. Nahanapan niya naman talaga. Bravo! Pero ang punto ko dito, kaninong interest na yung tinatayuan mo? Parang pansariling interest na kasi para lang mag-grandstanding. It's no longer anchored towards timely enforcement of judicial decisions. Hindi na ganun. Doon sa board na ng DMCI, abogado ng DMCI, tignan niyo mga kapatid natin. Right now, there are nine. Di ba karapat-dapat lang lahat ng members ng board ay mapagsabihan at dapat magkaroon ng botohan or resolution para aprobahan yung magagalap na settlement. So meron bang board resolution na ganap? Yeah, yung mga kapatid natin, no? Mali na naman yung sinasabi niya na yan. Sabi niya daw, kapag may settlement, ito, DMCI is a private entity, ano ho, dapat daw may board resolution para aprobahan yung settlement. In private corporations, it doesn't work that way. In private corporations, mga kapatid natin,